الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ng lahat po ng nilalang ay sadyang para lamang sa Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Lagi-lagi po ay ating pinupuri at ating pinasasalamatan ang Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Tayo po na kamusliman ay sapagkat wala po talagang kasing suwerte ang bawat Muslim na nilikha ng Allah na pumipintig sa kanyang dibdib ang pananampalataya sa la ilaha illallah, pananampalataya na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sino man ang kanyang patnubayan sa matuwid ay walang makakapagpaligaw, at ganoon din po na sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw ay wala rin pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng buhay. Kaya po ay ganun na lamang paraparati ang ating mga papuri at pasasalamat sa Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala ay sapagkat sa dinami-dami po ng kanyang mga nilikha, hindi po lahat ay nagabayan, napatnubayan sa matuwid na landas. Mga kapatid, sa pananampalataya, muli po ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para po sa ating mga non-Muslim listeners, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Islam ang Solution. Napapakinggan sa impilang ito, DWBL 1242, sinintalabihitan na tuwing araw po ng Linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, na pwede mong mapakinggan po ng live sa YouTube. Itype lamang po sa YouTube, Salim Gimba at saka kasalukuyang Petsa, October 29 at 2017. Opo, at live po na yung mapapanood ngayon ng ating programa. Pwede rin po anumang araw. Kung gusto mo ang topiko na ito, itype mo lamang Salim Gimba, October 29, 2017. Pwede rin po itype mo lang Salim Gimba. Hindi po ilay, ili, opo. Sapagkat kapag ilay, mayroon ding lumalabas ng mga files natin, ngunit mas marami po sa ili, Salim Gimba, ang ating mga files. Pwede rin po sa YouTube, sa Google, itype mo Gimba TV o kaya Gimba Channel. Mas maganda po mag-subscribe kayo sa Gimba Channel. Nandoon po yung ating mga latest na mga lectures, mga khutbah kapag Biyernes. Ganon din po na ang programang Islam ang Solution na napapakinggan sa impila ng DWAD at GIS 98 po sinintalabihitan tuwing araw po ng Sabado at Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ito po muli ang inyong kapatid at sa pananampalataya, Salim Gimba. Para po sa inyong mga katanungan, kuminto o suwestiyon, 0927-927-9000. Ulitin po natin, 0927-927-9000 o kaya po ay 0919-694-3095. Ulitin po natin, 0919-694-3095. Ang programa pong ito ay kagandahang loob na hatid po sa atin, eksklusibo ng Megapro International Resources. Ito po ay isang recruitment agency ng mga medical professions na ipinapadala po sa Middle East countries, lalo na po ng Saudi Arabia. Nawa, gantimpalaan ng Allah ang ating eksklusibo na sponsor.
nang pinakamataas po na antas ng paraiso, nang walang pagtutuos. Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang ating pong paksa ngayon ay napapanahon. Sa darating po ng Nobyembre 1, Miyerkules po. Miyerkules, ang November 1, 2017. Araw na naman po ng mga patay. Actually, dalawang araw yan. 1 and 2. Araw ng mga santo. Araw ng mga patay. All Souls Day. Opo. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa mga patay? Bumabalik ba ang kaluluwa matapos yung mao? Bumabalik ba sa ibabaw ng lupa? Ano ba ang katotohanan tungkol sa kamatayan? Ito po ang mga punto na bibigyan natin ng diin, inshallah. Ang katotohanan po ay ang lahat ng nilalang na may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Wala pong sino man sa atin na mga nilikha na may buhay ang hindi makakatikim ng kamatayan. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa banal na Quran, A'udhu billahi minas shaytanir rajim, kullu nafsin dha'ikatul maut. Chapter 3, verse 185, Quranul Karim. Ang bawat kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan. Ang kamatayan po is something na lahat ng nilalang na may buhay ay mararanasan. Lahat tayo galing sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya rin po tayo magbabalik. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chapter 2, verse 156. Katotohanan, tayo ay pag-aari ng Allah or nanggaling tayo sa Allah. At katotohanan, sa Kanya, tayo ay muli magbabalik. At hindi lamang po kamatayan ang ating daranasin. Bata or matanda. Kapag dumating ang oras mo. Hindi lamang po kamatayan kung hindi mararanasan din natin pati na ang mahapding ligalig ng kamatayan. Mahapdi na ligalig ng kamatayan na mararanasan ng isang tao na maghihiwalay na ang kanyang katawan at ng kanyang kaluluwa. Chapter 50, verse 19. Mula po sa Quranul Karim. Glorious Quran. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dalika ma kunta minhu tahayyada. At ang mahapding ligalig ng kamatayan ay dumarating. Sa katotohanan, yan ang gusto ninyong iwasan. Yan ang gusto mong iwasan. So, lahat tayo, mga tao, gustong mabuhay ng mahabang-mahabang panahon. Ayaw natin mamatay. Ngunit kapatid sa pananampalataya, hindi lang mamamatay. Daranasin mo pa yaong agony, mahapdi na ligalig ng kamatayan. Maliban lamang sa mga martir. Lahat po ay daranas ng mahapdi na ligalig ng kamatayan. Ang mga martir, hindi sila daranas. Biglaan yung kanilang kamatayan. Sa labanan, namatay sa sandata, ganyan. Ngunit, lahat, pati na ang mga banal na mga Muslim, religious
practicing Muslims na mahintatakotin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po excuse sa mahapdi na ligalig ng kamatayan. Mismo si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a sinless man, the most pious man, ay dumanas din po ng mahapdi na ligalig ng kamatayan. Katibayan? Naiulat ni Aisha radiyallahu anha, tunay anya nakita ko ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam nang dumating sa kanya ang kamatayan. Mayroon siyang lalagyan na may lamang tubig kung saan dito niya inilulublob ang kanyang kamay at ipinupunas sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinasabi niyang, O Allah, tulungan mo po ako na malagpasan ang mga mahahapdi na ligalig ng kamatayan. Malapit-lapit na pagkahulugan. Source natin, Al-Hakim. Sa isa pang hadith ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bilang katibayan, gaano po katindi? Kapag maghihiwalay na ang katawan at kaluluwa, malalagot na ang hininga, gaano katindi yung tinatawag po na sakratal maut, paghihingalo. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, La ilaha illa Allah, inna lil mauti sakarat, walang Diyos maliban sa Allah, katotohanan. Kasama ng kamatayan ang mahahapdi na ligalig. Source natin, pinaka-authentic po na hadith, Sahih al-Bukhari. So mga kapatid sa pananampalataya, kung mismo si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay dumanas ng agonies of death, tayo pa kaya ang hindi? Ngayon, bakit pati na ang mga banal na tao ay dumaranas ng paghihirap bago malagot ng hininga? Dalawa po ang uri ng mahapding ligalig ng kamatayan. Dalawa. Yung una, para sa isang mabuting Muslim. Muslim na mahintatakotin sa Allah. Pangalawa, para sa isang Muslim na makasalanan o kaya ay isang hindi mananampalataya o kaya ay isang mapagtambal o kaya ay isang mapagkunwari na Muslim. Yung una, ang mga hapdi ng ligalig ng kanyang kamatayan, paghingalo, yung banal na Muslim, halimbawa, ay yaon ang kanyang pangwakas na pagsubok, final test, para lubusin, para kumplituhin ang kanyang mga kabanalan nang sa gayon siya ay mailagay sa mas mataas na antas ng paraiso. So, ibig sabihin, yaong daranasin niya na mahahapdi na ligalig ng kamatayan sa kanyang paghihingalo, iyon po ay pampakumpleto ng kanyang mga pagsubok mula pagkabata. Dami-rami ng kanyang naraanan ng mga pagsubok, nagbinatilyo at nagkaasawa, naging adult, nagkaanak, tumanda, nagkasakit, hanggang sa naghihingalo. Sunod-sunod na pagsubok sa buhay, ngunit hindi siya bumigay. Hindi siya bumigay sa pagkakahawak sa lubid ng Allah. Hindi siya bumigay sa landas ng Islam. Hindi niya nabitawan ang matuwid na landas. Then finally, sakaratul maut, agonies of death. At pumasa siya. Yan ang kahuli-hulihan niya na pagsubok. Pagkatapos niyan, malagot ang kanyang hininga,
wala nang pagsubok pa. Ang naghihintay sa kanya sa libing ay hayahay. Ang naghihintay sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay ay hayahay. Ang naghihintay sa kanya sa araw ng paghuhukom ay hayahay. At ang naghihintay sa kanya sa paraiso ay buhay na mapayapa at mahayahay. Ngunit, pangalawang uri ng agony of death. Mahapding pagdurusa. Mahapding ligalik na mararanasan ng isang Muslim na makasalanan. Muslim na masuwayin sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim na kumukontra sa kanyang Panginoon. At ganoon din ang mga kufar na mga walang sampalataya. At ganoon din ang mga sumasamba sa mga diyos-diyosan. At ganoon din ang mga munafikun, mga mapagkunwa, mga peke na kamusliman sa kanilang last moments in life. Agonies of death. Kung ang mabuting Muslim ay last and final test ang agonies of death, para naman sa mga masasama na kaluluwa, it is just a beginning. Nang mas marami pang nakaantabay, na mahahapdi na ligalig sa libing. Ganon din sa araw ng muling pagkabuhay, naghihintay na parusa, pagdurusa. Ganon din sa araw ng paghuhukom, naghihintay na pagdurusa, at ganon din po sa impyernong apoy. Ipalayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang kaibahan ng final moments ng agonies of death ng isang mabuting Muslim at ng isang makasalanan, ang final agonies of death ng isang Muslim ay yun ang pangwakas. Buong buhay niya puro pagsubok. Then finally, pumasa. Ang kasunod, puro hayahay. Samantala, ang makasalanan na Muslim or hindi Muslim or walang sampalataya, ang kanyang pagdurusa during the very final moments ay simula pa lamang. Nang mga sunod-sunod na naghihintay sa kanya sa libing, ganoon din sa araw ng muling pagkabuhay. Ganon din sa araw ng paghuhukom at higit sa lahat po na matindi na pagdurusa, impyernong apoy, ipalayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ba ninyo na ang katotohanan po ay magpapakita si Satanas sa isang taong naghihingalo? Buong buhay mo hindi ka pa nakakita ng Satanas. Ngunit during your final moments, magpapakita siya sa iyo saan niyo nang pinakamamahal mo sa buhay na matagal nang yumao. Halimbawa, pinakamamahal mo sa buhay nanay mo, matagal nang yumao, or tatay mo, or asawa mo, anak mo, kapatid, or kaibigan, or guro mo. Sino mang tao na napakahalaga sa iyo? Kayang-kayang mag-transform ni Satan na isinumpa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kayang-kaya niya mag-transform ng anumang anyo na gusto niya. At ano ang purpose? Bakit siya magpapakita sa iyo? Ang pinaka-mission, pinaka-objective ni Satanas, papaano niya maakay ang mga inapo ni Adam or Adan sa impyernong apoy? Yan ang pinaka-ultimate na mission ni Satan. Papaano maakay ang sangkatauhan sa impyerno apoy na kasama niya? So, dahil lang sa yan ang pinaka-ultimate niya. Ang pinaka-final na estratehiya niya sa isang taong naghihingalo na ay magpapakita siya sa last and final moments ng buhay ng tao. At anong gagawin niya? Kukumbinsihin niya yung naghihingalo. Sasabihin niya, anak, nag-transform siya, nakamukha ng nanay niya, na pinakamamahal niya. Anak, namatay ako na Hudyo. Judaismo, ito ang tamang landas. Or, namatay ako na Kristiyano. Kristyanismo ang tamang landas.
mamatay ka rin na Hudyo or mamatay ka na Kristiyano. Katulad ko, ito ang kaligtasan. Dito ka makakaligtas, anak. Ito po ay very critical. This is the most critical moment. Hilong-hilo ka sa hapdi. Tapos dadagdagan ka pa, uudyukan ka pa ni Satanas. Ang Muslim na naghihingalo, binubulungan ng kapwa Muslim. Ipinapabigkas sa kanya yung susi ng paraiso. Yung kalima, yung word na La ilaha illallah. Walang Diyos maliban sa Allah. So ipinapabigkas ito sa kanya. Halimbawa yung naghihingalo, sinasabihan mo, Umar, o kaya Abdul, o kaya Muhammad, ano man ang pangalan niya. Bigkasin mo, La ilaha illallah. Lahat ng senses ng tao wala na, except sense of hearing. Sa moments na katulad niyan, na malalagot na ang ganang hininga, wala na siya nakikita sa nakapaligid sa kanya. Ang nakikita na si Satanas. Ngunit nakakarinig pa siya ng ibinubulong sa kanya. Bagamat ang dila niya hindi na rin makabigkas, pero ang kanyang isip buhay pa. So sa tuwi-tuwi na sasabihan mo, bigkasin mo, La ilaha illallah. Din pahinga naman. Hindi naman sunod-sunod, pahinga naman. Titingnan mo siya, obserbahan mo. Din mamaya bubulungan mo ulit. Umar, bigkasin mo. Kinakailangan ito ang kanyang kahuli-huliang mabigkas na walang Diyos maliban sa Allah. Kaso sinasabay ni Satanas sa mukha ng nanay niya, Anak, mamatay ka na Hudyo. Anak, ito ang tama. Ito ang tama na pananampalataya, anak. Dito ka mamatay dapat. Then binulungan naman siya ni Umar. O, sino man, kapatiran sa pananampalataya. Brother, bigkasin mo, La ilaha illallah. Then, inudyo ka naman ni Satanas. So this is a very critical moment na huwag malagot ang iyong hininga na nandito ka kay Satanas. Dapat kung malagot ang iyong hininga, nandirito ka sa tamang landas. Allahu Akbar. Mga kapatid, sa pananampalataya, ganyan po katindi ang magsakaratal mo. Bilang katibayan, na hindi ka lulubayan ni Satanas. Anang hadith? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa malapit-lapit na pagkahulugan, anya, katotohanan. Si Satanas ay dumarating sa inyo sa lahat ng pangyayari at mga kaganapan sa inyong buhay kahit na sa oras ng pagkain. Source natin, Sahih Muslim. Kung kaya, ikaw na kapatid sa pananampalataya ay maging alisto tungkol dito. Kapag po ang tao, hindi lang kapag malapit na siya mamatay, pati na sa normal na sitwasyon, dapat ang tao para-parati humihingi ng tawad, repentance, sa kanyang Panginoon. Sa anumang kasalanan na kanyang mga nagagawa, malalaking kasalanan, maliliit na kasalanan, hayagan na kasalanan, lihim na kasalanan, anumang mga nagagawa mo na kasalanan sa buhay, parati kang nagre-repent, nagsisisi, nagsusumamo at humihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mayroon pong limitasyon ang repentance. Kapag po ang iyong kaluluwa ay nakarating na sa iyong lalamunan, ibig sabihin, lalabas na. Dadaan sa lalamunan. Yung kaluluwa mo na lalabas. Kapag ang kaluluwa mo ay nakarating sa iyong lalamunan, hindi na po tanggap ang iyong pagsisisi. Hindi na rin tanggap na ikaw ay yumakap sa Islam. Dahil once na nandirito ang iyong kaluluwa, lalabas na.
Kapatid, sa pananampalataya, anong hadith? Katibayan, hindi natanggap. Tinatanggap ng Allah ang pagsisisi ng alipin hanggat ang kanyang kaluluwa ay hindi pa nakakarating sa kanyang lalamunan. Sources natin, At-Tirmidhi, Al-Hakim at saka Ibn Hibban. Bakit? Ano ba bro? Ang kaibahan ng ang kaluluwa mo na sa katawan mo or ang kaluluwa mo na sa iyong lalamunan? May kaibahan ba? Mayroon po. Sa mga sandali na lalabas ng iyong kaluluwa, kapatid, nandito na, sa lalamunan. Makikita mo ngayon. Ang kapahamakan na inihanda mo sa sarili mo. Buong buhay mo ay puro paglabag sa kalooban ng Allah. Bisyo kaliwa kanan. Pamumuhay na masuwayin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang pakundangan sa mga gawain na nakapuot-puot sa paningin ng Allah. At hito na, dumating na ang iyong final moment. Pagdating ng kaluluwa mo sa lalamunan mo na lalabas na, magkakaroon ka ng sulyap, makikita mo. Anong inihanda mo sa sarili mo? Impyerno or paraiso? At sa mga sandali na iyan na makita mo ang kapahamakan na naghihintay sa iyo, gusto mo na magsisi? Pero wala ng oras na magsisi. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana. Chapter 40, verse 85. Quranul Karim. Pagkatapos ang kanilang pananampalataya ay magiging walang saysay sa kanila sa oras na makita nila ang aming kapahamakan. So sa oras na makita mo ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, na nakahanda, nakaantabay, naghihintay sa iyo, wala ng oras para sabihin mong, "My Lord, give me another chance, talagang magbabago na ako." No more. Binigyan ka na. 50 years. Binigyan ka na. 40 years. Ilang taon ka na sa mundong ito? 70, 60 years ka na. Hindi ka man lang nagising sa katotohanan na mamamatay ka rin. At hindi ka nagbago. Ngayong nakita mo na ang naghihintay sa iyo, sasabihin mo, magbabago na ako. Give me another chance. Give me another one day. Magbabago na ako? No more. Makikita niya kung ano ang kanyang inihanda para sa kanyang sarili. Ang inihanda ba niya ay ang habag ng Allah o ang inihanda ba niya ay ang puot ng Allah? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, seryosohin natin talaga ang kamatayan natin. Paghandaan natin sa pamamagitan ng pamumuhay na pagsunod, taimtim na pagsunod sa mga utos ng Allah. Taimtim na pakikidigma sa iyong sarili laban sa mga gawain at tukso ng mga haram. Kinakailangan i-manipulate mo ang sarili mo, i-re-regulate mo ang sarili mo na huwag mahatak ng mga panlilinlang ni Satanas. Dahil darating at darating talaga the moments of death. At makikita mo, ipapasulyap sa iyo. Magkakaroon ka ng glimpse, isang sulyap sa kung ano ang nakahanda sa iyo sa kabilang buhay. Papaano ba? Papaano ba tatanggalin ang kaluluwa mo sa katawan mo?